tagumpay ni Ate Guy, nais ding maabot ng ibang artista. Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. National Artist Award for the one and only superstar. Pinakamataas na gawad parangal para sa isang artista. Itagan din naman ang panahong hinintay ng nag-iisang superstar at ng mga Noranians upang makamit ang nag-iisang pinakamataas na citation, which is the National Artist Award. National Artist Award, it is the highest distinction bestowed upon Filipino artists whose body of work is recognized by their peers and more importantly by their countrymen as sublime expression of Philippine music, dance, theater, visual arts, literature, film, and media arts, architecture, and design. These are artists who have promoted Filipino cultural identity and dignity through their art. The Philippine president names them based on the recommendations of the National Commission for Culture and the Arts and the Cultural Center of the Philippines or CCP. Bukod sa ito ang magsisilbing korona ng isang mahusay na artist, of course, there are benefits for those who will get this award. So, every national artist received gold-plated medallion and citation, plus 200,000 pesos cash net of taxes, a monthly life pension worth 50,000 pesos, medical and hospital benefits worth 750,000 pesos every year, life insurance coverage, a place of honor in state functions, and arrangements for on expenses of state funeral. So ito po ang mga benepisyo ng naturang tatanggap ng National Artist Award na siyang pinakamataas na gawad parangal para sa isang artista, hindi lamang sa pelikula, kundi sa iba't ibang larangan ng singing. Ang lawak ng sakop ng singing, musika, sayaw, teatro, film, media, at literature, film and media arts, architecture, and design. Truly the recipient of the National Artist Award are artists who have promoted Filipino cultural identity and dignity through their arts. At hindi kaila sa lahat ng mamamayang Pilipino na kaitagal na rin tayo na nag-isang superstar sa pakaraming awards ng iba't ibang institusyong nagawad sa kanya at kumilala sa kausayan ng kanyang galing sa pagganap sa pelikula ay talaga namang kailaking karangalan na makilala siya bilang pinakamahusay na artista sa limang kontinente. Nararapat lamang at karapat dapat siya pagkat she did all her best sa kanyang mga ginawang pelikula na kilala sa limang kontinente at narating ang kataas-taasang tuktok ng tatsulok ng tagumpay ng 2022. Sino ang susunod kay Ate Guy ang tanong? Inirekomenda niya si Lea Salonga, subalit 2 weeks ago, napahiya nga ba ang nag-ingay na si Ding Dong Dantes na sinabing may mga international awards si Ate V? Hindi natin kinukondena at karapatan ni Ate V na hangarin din na maging isang national artist, subalit tila ba walang mga views ang naturang mga videos na pumick up ng naturang issue. Noon, halos lahat ng artista ay sumuporta kay Ate Guy nang siya ang nakikipaglaban at isinusulong na maging pambansang alagad ng sining. Subalit, nasungkit ito ni Ate Guy, hindi ganun kadali. Naranasan niya ang rejection. At ito namang pag-iingay ni Ding Dong Dantes, hindi pinansin ng netizens. No reaction from other artists and netizens. Samantalang si Ate Guy noon, todo support ang mga artista. Ito, no pansin, tila daw po napahiya. Comments down below, bakit kaya?